bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Julit Estrada Larino. Magandang gabi po ng Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo ngayong araw ng Lunes? It's the first working day of the week. Kamusta naman ang inyong naging weekend? O syempre, sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Una't higit sa lahat, ang ating pong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito. Syempre, para po magkakwentuhan na naman tayo sa loob ng isang oras. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Wala mo nang matutulog. Ay, bakit kailangan sumigaw? Hindi naman, nilalakas ko lang yung boses ko. Lambing yun, di ba sabi natin, wala po munang pwede bang wala munang matulog ng 9 to 10 in the evening? Every day from Lunes hanggang Biyernes? Or hanggang 10-10 na lang ng gabi, engineer, no? Sabi ni engineer, ewan ko sa'yo. Hindi, nagsisenyos naman siya. Very supportive tong aking co-pilot eh. So welcome po muli dito sa ating programang Dear Ate Juday. Present na present po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Siyempre mga kaibigan, bago po sa ilan pang mga pagbati natin ano, dito sa ating programa ngayong Monday edition. On po muna natin mga kaibigan ang ating segment na nasusulat. Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na higit kaysa hiya ng nagpupuno sa mga mangmang. Ang mga salita ng pantas na sinalitang marahan ay narinig na higit kaysa hiya ng nagpupuno sa mga mangmang. Ecclesiastes 9:17. Kaibigan, pambungad na pagmumuni-muni ngayong gabi ng Lunes. Sinasabi mo natin palagi, no, ang ating panalangin na tayo po ay nasa mabuting kalagayan lahat. Lahat-lahat. Ay gumaling na yung may mga sakit, no? Lalong-lalo na, well, may mga naitatala pa rin pong kaso, no? Medyo mataas pa rin yung kaso ng COVID-19. Bagamat ang Metro Manila at iba pang lugar dito sa bansa po ay nasa alert level 2 na. Ang COVID-19 update po ngayong araw na ito na itala sa 6,835 ang mga naitalang bagong kaso ng COVID-19. Anyway, nais nating batiin muna ng happy birthday. Ayan, belated happy birthday ng Sabado to. Pero loves ko rin to kasi. Si Frederick John Santos. Happy birthday sa you, Fred. Ayan, belated ha. Today, happy birthday kay Jess Santillan. Nakasama rin natin sa... Ayan, thank you so much, engineer. Si Jess Santillan, nakasama po natin sa SOCMED. Even si Fred Santos, ano. Si Jess, parang nahihiyang si Jess sa ano. Tropa ta ng ano eh. Ha? Oo, tropa talaga eh. Tapos ngayon,
parang bumilog si Jess eh. Hi Jess! Manugang ang tawag ko dito eh. Yung kwento alam na namin ko ano yun. Sa amin lang dalawa pala. Ay, tatlo pala kami. Miss pa, mumarites pa. Ingat ka Jess ha. Ingat ka rin Fred. Ayan. Oh, birthday din nung aking classmate si Maru Eduarte. Ayan. Mamaya pabati din natin kay Coach Ning. Kaklase namin to eh. And of course, yung isa po sa aming Team Amado. Ayan. Si Tina Makilang. Happy birthday sa happy birthday! Yun. Lunes na Lunes. Ay, teka lang. Siyempre, nice nating batiin. Alas 9 pa lamang po, may mga naka-tune in na. Mga naka-monitor na. Ang ganda namang Lunes talaga ito, no? Sabi ko nga, magkakwentuhan tayong lahat. Ayan, walang iwanan ha. 10-10, pwede na matulog. Promise. Ayan. Nice kong pasalamatan, naka-monitor. Ngayong gabi, si, of course, si Jolly Guarin, ang aking napakagandang pinsa naman. Si RR Del Rosario, ayan. Good evening sa iyo na ka. Oo, mga ano to eh, mga loves ko tong mga ito eh. Si Ma'am Tizen, of course. Ayan. Love your Tizen Roman ng Urani Bataan. Ito naman. Siguro sabi ni Ma'am Tizen, ano ka ba? Matanda ka na ba sobra? Nakakalimutan. Pasensya na ma'am ha. Ayan, Ma'am Tizen Roman. Ayan, love your opening song. Happy listening everyone. Especially to my dear BFF. Ayan, God bless us all. Yun. Si Kuya Nelson. Aba, Kuya Nelson ha. Nauna ka ngayon ha. Magandang gabi. Stay safe and healthy. God bless. God bless po Kuya Nelson. Mula dyan sa Virginia, USA. Ingat po kayo. Of course, Rex Espiritu and Bachong number 11, Tina Nolasco, ang ating pong Team Bulacan. Ang programa ang Dear Ate Juday. Ay, salamat. Naku, natutuwa naman ako dahil pangilan na to, si Doc siguro to, hindi makatulog to si Doc eh. Kamusta ba Doc ang bakunahan natin dyan sa ospital ng Maynila? Oh, tinutukoy ko po yung head po ng isang departamento dyan sa ospital ng Maynila. Siyempre, ang doktor ng bayan, si Dr. Ray Salinel Jr. Doc Ray, thank you so much for watching. Ayan, si Rosemary, of course. Ayan, ingat tayong lahat. Si Arlene, maraming salamat Arlene, Guarin, Tylo, kasama yung kanyang buong team, si Justin at yung kanilang staff dyan sa Zion Fruits and Vegetables. Ha? Ang aking BFF din syempre dyan sa Laliana. Naku, ito yung mga kasangga natin. Eh. Salamat po sa inyo ha, si Remedios Bustar de Escaro. Ayan, magandang gabi sa lahat. Watching Dear Ate Juday. Thank you, Bess. Ayan. Of course, si Makose. Ito yung kagwapuhan nating kasamahan dito sa DWIZ, si Emmanuel Naldo sa Makose. Ayan. Naku, salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. At kung meron pa kayong mga gustong ipa-shoutout o ipabate, no? Naku, tayo'y magtutuloy-tuloy pala ngayon na engineer, mga kaibigan. Ano? Alam kong yung mga naka-monitor sa atin the past week, pinag-usapan ho natin yung self-love. Ayan. So meron tayong self-love. Tuloy-tuloy po natin pag-uusapan ng nasabing issue. Yan ay self-love part 3. Ayan, syempre. Sa oras pong alas 9.14, alas 9.15 na ng gabi. Puntahan po natin ang ating resident coach via Zoom, si Coach Veronica Mendoza Padua, para po sa ating segment na Dear Ate Juday. Ayan. Coach, magandang gabi sa'yo. Hello, good evening Ate Juday, sa ating mga listeners and viewers. Yan, kamusta naman? Na wow. Ano bang kulay yan? Hello. Pink? Tama ba ako? Pink yung suot mo? Pink na wow. May red, na may red. White. Halo-halo siya. Talagang ano, no? Pag-ibig, halo, halo. No? Maghahanap nga ako bukas, coach, ng ano, ng pang Feb. Basta makulay. Oo, pero kasi pag-ibig, di ba, yung kulay, red, no? O may iba pa ba? Yun yung stereotypical, yung usually kulay talaga. Yun yung ina-associate ika nga, no? Sa pag-ibig, yes. Kulay pula.
Ayan. So tama ba ako, coach? Part 3 tayo ngayon ng self-love natin. Mahaba ang self-love, ano? Kasi sa totoo lang, mahirap na pa talagang i-practice yung self-love. Totoo yan. Pero bago yun, Ate Joday, gusto pa lang isang malungkot na balita kasi no, yung isa sa mga sisterettes ko ay already passed on today lang. So, condolence po sa family. Oo nga eh. Ang lungkot namin ngayon, before our broadcast, magkakausap kami and nabigla lang kami lahat. Ano. Pero yun nga, rest in peace, sisterette Lesti, no? Sa mga, sa family ay nakikiramay po. Condolence po ang aming pakikiramay. Ayan, oo. All the more na na-realize natin, ano, talagang life is short, Ate Joday. Totoo. Ang isip lang ng buhay. Marami tayong nababalitaan nga na ganyan, ano, na nauuna na sa ating sa homecoming, no? Oo. Nandun na sila sa kanilang destination, ano. So, siguro napapanuhon talaga, Ate Joday, na pag-usapan natin paano ba natin mamahalin yung sarili natin, ano. Tama. Kung mahal na natin yung sarili natin, paano pa natin mas all the more aalagaan ang sarili natin. Mm-hmm. So, di ba, nung nakaraan, kung natatandaan mo, Ate Joday, ang sabi natin, allow yourself to make mistakes, ano? Pero dinefine natin, ha, mistakes, iba sa kasalanan. Okay? Kasi ang pagkakamali ay unintentional. Okay? Wala kang, hindi mo kagustuhan, hindi mo sinasadya. Pero ang kasalanan is a decision, no? Meron ng thought process na nanggaling doon. Pinroseso mo na, inisip mo na. Tapos nag-decision ka na gawin yon. Okay? So, conscious and you're aware of your decision. Yung mistakes are usually, normally, no? Usually harmless, unintentional. Hindi mo sinasadya. Correct. Okay? So, pagka ganun, let's allow ourselves to make mistakes para hindi na rin natin siya ulitin. Ate Joday, na pag-usapan din natin yung fear, no? Yes. Natatandaan mo ba ang sabi ko sa'yo na pag nanaginip ka na may naghahabol, hinahabol ka ng kung anong entity, right? And you run, you scream. Anong gagawin mo? Turn around and then face. Harapin. Oo, mag-face to face kayo kahit may COVID sa panaginip mo, if face to face mo siya. That is the only way you're going to deal with it. Because in real life, no? Yes. This fear could be very real. And you're given two options, flight or fight, no? Pero as always, mas maganda yung fight. Fight. Cannot, yeah, cannot always escape it eh. If you fly, if you opt for flight, babalik na naman yan. Okay? Oo. So better tinakasan mo lang eh, 'di ba? Yes. Face your fear, okay? The moment you do that, nawawala na ng power yung fear over you pag na-conquer mo na siya. Oo. So, yun yung dalawa dun sa sinabi pa natin, ano, Ate Joday. Actually, marami pa. Oo. Tapos, nandun din yung, sinabi natin yung public speaking, 70% of the population ay may fear. And then, paano natin yun ma-overcome, right? Isa pa yung create a healthy and realistic self-image. Yung operative word dito ay healthy and realistic, ha? Realistic. Yes. When you say realistic, Ate Joday, kung gagawa ka ng inventory, no, ano ba yung mga strengths mo, tsaka weaknesses mo, what you can and cannot do. Cannot do it right. What are your personal goals, your driving force? Bakit ka gumising sa umaga? Oo, parang your assets and weaknesses nga, di ba? Yes. Yes. What do you do with it? Yung strengths mo, you can still improve. Yung weaknesses mo, you can overcome. Okay? There's no such thing as permanent weakness. Hindi totoo yan. Everything could be learned. Yun nga lang, medyo would take time. Okay? Isa sa weaknesses ko, yung mathematics before. Same here. Nagtatago na ako, di ba, no? Nakikita mo, nawawala na ako sa di ba? Parang nagtatago na ako sa likod ng... Coach, you know, hindi ka nag-iisa. Yes. Hindi ka nag-iisa dyan sa takot natin sa mathematics. Kaya nga, di ba? Yung numbers na yan. Oo, yung biruan nga natin madalas, ano? Hindi ko alam yan. Kaya ako nag-mascom eh. Diba? Yes, oo. Well, actually, that is a weakness, right? Pero, Ate Joday, pagdating sa business math, magaling ako.
Magaling ako mag-compute kung magkano dapat ang budget ko. Ang bayaran. Oo. Magkano dapat ang interest. Yan yata, coach, walang formula dyan eh. Self-formula ang ginagamit dyan eh. Including the discipline and control sa sarili mo eh, no? Lalaman yung mga ginang ng tahanan dyan. Kahit kung mahihina tayo sa mathematics, pagdating sa budget, tumataas ang item natin sa nga. Correct. Oo, tama. Napapansin mo ba? Oo nga, no? Ngayon ko lang na-realize yan. Oo nga, no? Kasi up to the last centavo. Oo, di ba? Na parang may 0.98 centavos, 0.23, ganyan. Magkano ang kulang sa ATM ni Mister? Yun, ako. Okay, so, diba? So that's what we're talking about. Mm-hmm. Ano? Dapat alam natin yung weaknesses natin, saka yung strengths natin. And Ate Jodile, we do not let others define who we are, no? Mm-hmm. Because if we do that, we're giving powers to them. Natatandaan mo ba yung dog, no? Maamo talaga yung dog. Sa puso yung dog, maamo siya. Oo. Kaya lang, tuwing dumadaan yung mga tao, sasabihin nila, ay, that dog bites, no? Naku, delikado yung dog na yan. Naku, rabid yan, ano? Gano'n na. So yung dog, iniiwasan siya, natatakot yung tao. Naging ganun tuloy siya, no? Because of social conditioning eh. Mm-hmm. Yan yung tingin ng tao sa kanya, naging ganun siya. But then again, of course, if you love yourself, you know yourself. Dapat hindi yung opinion or tingin ng tao yung mag-define sa'yo. It's okay to get feedback from them. That's healthy, no? Baka naman kasi medyo may katotohanan yung sinasabi nila. But at the end of the day, you know yourself better than the other. Yes, so, oo. Dapat, no? Yes. Coach, dapat. Totoo. Mm-hmm. At alam mo, Ate Juday, this is very helpful for me, no? I don't know if others are doing this. Mm-hmm. Pagka po kayo ay pagod, masama ang loob, galit, when you're down, ano, you always have to find your happy place. Pag malungkot, ano ba yung happy place? It's probably somewhere stuck in your memory, mm-hmm. sa isang travel na pinuntahan nyo. It could be a place, real or imagined, no? Uh-huh. Napag napuntahan mo yung happy place mo na yun, gumagaan yung pakiramdam mo. Whatever makes you smile, mm-hmm. okay? Whatever thoughts makes you smile. Ako kasi ang happy place ko ay sunflower field na maganda yung ano niya, yung sunlight niya maliwanag. Pero maliwalas, maliwanag. Yes. At may maliit very na clean house sa gitna. Ay, ganun, ano. Actually, I haven't been to any places like that. Mm-hmm. Basta lang yun yung binuo mo sa isip mo. Oo, nasabi ko, someday I'll find a place na ganito yung itsura niya at pupuntahan ko siya. That is my happy place, no? Oo. Coach, make me happy. Oo, pero yan ba pwedeng hindi lugar? Yes. Baka pwedeng pagkain? Pwede, whatever makes you smile. Oh, yun, parang whatever parang makes you gusto smile, kong kumain nito, no? Gusto kong kumain ng burger, o gusto kong kumain ng siomay, yung mga, well, yung biglang random lang, no? Na pwedeng nandyan lang sa tabi-tabi. Ah, di ba? Yung mga takoyaki, nakasarap. Yeah, somewhere, something, it would be a memory, distant past. Uh-oh. Na pag naaalala mo ay nangingiti ka at nawawala yung bigat ng loob. Yes, yung iba yung mga childhood memories nila eh. Iba yung mga places as they traveled to, they visited. Or persons, di ba? Pwede rin. Pwede rin. Yung mga friends mo, yung mga hindi mo pa na, yung, basta tama nga siguro yung may memories ka with eh. O, diba? It helps. Actually, I do that most of the time. Pag medyo, we're not always in the mood, no? Mm-hmm. Always remember that. Wala naman talagang taong perpetually ay walang na-encounter na problem. Walang problema. Whenever I'm down, I always go to my happy place. Mm-hmm. Yun. Tapos nakaka-ano siya ng mood, it gives you a positive vibe, no? Mm-hmm. Na parang you're getting okay already. Uh-oh. So, ganun talaga. When you're tired, especially when you're tired, mm-hmm. okay?
And then after your happy place, syempre, we have to embrace then our individuality and uniqueness, Ate Juday. Mm-hmm. Kahit diba twins ay magkaiba pa rin sila. Iba pa rin ang thumbprint nila. Mm-hmm. There's no one, remember this, there's no one in the universe like you. Mm-hmm. Nag-iisa ka lang and you're here for a reason, right? Uh-huh. So you have to understand and accept who you are. Mm-hmm. Tanggapin mo kung ano ka, all warts and all, okay? Warts, moles and all. Tanggapin mo yung sarili mo, that is you. Just endeavor to become better, but yes. You have to accept who you really are. Embrace who you really are, no? What do you enjoy doing? What's and siguro, coach, ano, from there, pwede mo nang makita yung mga pwedeng potentials mo, di ba? Yes, oo. This is something that I have to warn parents, no? Mm-hmm. Lagi ko itong sinasabi because even if they're your son, your daughter, no? Kahit anak mo sila, they're not exactly like you. They're not prototypes of you. Mm-hmm. No? They have their own talents. They have their own skills. They have God-given right. Gifts that you may not have. Mm-hmm. And they have. Mm-hmm. So, hindi sila perfect mold mo. Example, uh-oh. Ang butchok ay sporty. Kahit anong sports, kaya niya. Pwede. Kasi nga, nagka-champion. Oo. Sporty ka ba, ano coach? Pa nga? Hindi. Yung tatay? Hindi rin, di ba? Board games lang ang gusto kong laruin. Oh, takot ako sa bola, lalo na yung bolang matitigas. Mm. Yung tennis, yung basketball, yes. Takot ako dyan. Iniilagan ko yan. No? Mm-hmm. Pero bakit ganun? Although anak mo siya, pero iba ang talent niya. Mm-hmm. Okay? Meron kayong similarities, meron din kayong differences. Kaya of do course. Not Uh-oh. Compare. Mm-hmm. Minsan kasi tayong mga magulang, lalo na kung may tatlong anak or apat na anak, we fall into a parang comparison. Comparing who's better, ganun, who's the best, parang ganun eh. Ano mo yung kapatid mo, buti pa yung kapatid mo. Ikaw, yeah. Kasi, ano yun? Nakatanim yun sa totoo. Minsan gusto mo nang, sige, patayin ko na lang yung kapatid ko. Diba, may mga joke na gano'n eh, diba? Para tumigil na yung actually, nanay mo o tatay mo sa pagkukumpara. Able and Cain, diba? Mm-hmm. Able and Cain, that's yeah. not the envy, jealousy. Correct. No? I cannot say na comparison, we don't know that far, mm-hmm. pero we know that the driving force, no, yung mm-hmm. negative emotion doon is really hatred and anger. Correct. And jealousy. Matindi namang emosyon yun, ano? Sobrang negatibong yes. emosyon naman yun na parang yung sinasabi natin na galit na galit, gustong manakit, di ba? Oo, tama. So, syempre para sa parents, know your children, mm-hmm. and then actually matatouch natin to when we go to parenting, no? Yes. It's just that na-discuss natin because of individuality mm-hmm. and uniqueness. So nobody is like anybody in this world, okay? Discover your talent, discover Uh-oh. Who you are. Coach, basingit lang ako, no? Kasi madalas mm-hmm. nating naririnig, parang nanay niya yan, no? Maldita. Parang nanay niya, atribida. O kaya anong tatanungin mo yung anak mo ha? Ay, hindi ako nagkikwento ng personal experience ko ha. Pero pag tinanong mo, ba't ganyan ka? Ang maldita mo, atribidang to? Mga ganun eh, no? Kanino ka ba nagmana? O, ang sagot naman sa'yo na ay kanino pa? Di sa nanay. Sino ba ang nanay? O, ito ko muna ang bibig mo. Sabi nila daw, the ganun, apple diba? Does not fall far from this tree. No? Uh-huh. Uh-huh. Yeah, because you have the same genetic makeup, ano? Yes. Siyempre, uh-huh. may mga na-inherit siya sa'yo. O pwedeng may pareho kayo ng iba mannerisms, right? Mm-hmm. Iba. Yung sa kinukuskus yung paa dun sa rap. Parang may ganun sa kulambo, may ganun, di ba? Yeah, may ganun. Tapos makita mo ganun din yung anak mo or something. Uh-oh. That can be inherited, but mm-hmm. of course the gifts are probably yung iba yung gift nila talaga. Mm-hmm. It's just discovering what, no? Ano lang yung pinaka binigay sa iyo. I don't believe that may taong walang talent, no? Lahat yan meron. Siguro and mga, I don't believe that. Oo. May mga late lang lumalabas, coach, ano? Yeah. Yung, that's what, hindi pa na-discover because hindi naman siya nabigyan ng chance, eh. Kumbaga yes, late bloomer. Ay,
okay din pala to, no? O, pwede ka, di ba? Yung pag nag-drawing, o nag, sa sports, di ba? O, pumapalo mm-hmm. rin pala yes. to eh, di ba? Yung ganun. Yes, actually, mm-hmm. That is what DepEd is trying to erase now, no? Yung bang inferiority and superiority of different talents, yes. no? Uh-oh. Kasi if you have talent in parang math, science, okay. If you have talent in sports, okay din yan. Mm-hmm. These are all gifts, no? Mm-hmm. Nothing could actually determine one's success in life except the person. Whether you're a sports person, whether you practice yung mga in the fields of science, mm-hmm. no? Wala namang makakapagsabi who would be successful. Ang dami namang successful na nasa ibang fields, right. diba? Uh-oh. So, not everybody could be Einstein. Mm-hmm. Not everybody could be Martha Stewart, no? Not everybody could be in that mold. Mm-hmm. So, kung iba yung talent, magaling magbutingting, madami din na nagsasucceed dyan, no? Mm-hmm. Baka ang talent ay nasa computer, nasa yes. programming. Ooh. Ako, ang laki ng potential, di ba? Graphic artist, baka mapunta ng Disney yan or magalingan. Yes. Gaya nung graphic artist namin dito, coach ha, si Ted Alpen, nanonood ngayon. Oh, mm-hmm. di ba? Magaling ding, mabilis at magaling gumawa ang kanyang mga kamay. Di ba? Yes. So, embrace your gifts, no? Whatever they may be. Others, actually would know their gifts na early on pa. Mga mm-hmm. bata pa lang, you know na. Others naman, kaya na-enhance eh, no? Ano ba yung gift ko, no? Uh-oh. I still don't know. Mm-hmm. No, pero dadating yan. For sure you have, okay? Mm-hmm. Pero minsan, masingit ko lang din, coach, ano? Pero minsan kasi, mm-hmm. parang pag nakikita mo yung, like, siguro sa magkapatid, no? Pag nakikita mo, ang galing naman na mag-drawing ni kuya. Yung gano'n, na parang mm-hmm. itry mo din. Pero parang, ba't ako? Hindi ko magawa, no? Pero same genes din naman kayo, di ba? Eh, kasi magkapatid yeah. kayo eh. Di ba yung yes, gano'n? Actually, tapos, ano, yan, arts, no? Arts. You later realize na iba pala yung ano mo, yung, hindi naman calling, parang sa manifest mm. Yung ano mo, yung iba yung... Iba yung diskarte mo. Parang, oo. Yes. Actually, it could happen, ano. Kanina lang, my mom was able to parang uncover, parang na-unearth, ano. Kasi ang daming kala talaga. Nakita niya yung sketch nung kapatid ko, portrait ni Jesus, no. Mm-hmm. Gawa yun ng bunso namin. So you see, may talent siya talaga. Mm-hmm. Yung kapatid ko yung sumunod sa akin, ganun din. Mm-hmm. Ako, I do have, but not that, ano, hindi pa ganun ka-develop. Pero hindi pa na-enhanced. Yeah, but since mm-hmm. we're all artists, no, I come from a family of sculptors, architects, yeah. no, may dancer, mm-hmm. may singer. So ang talent namin talaga nasa arts. Arts, sa akin, towards the arts. Yung sa writing talaga. Mm-hmm. Nasa writing, which is also an art. Of no? course. Creative writing is also part of the arts. So, mm-hmm. it may not be that. Pwedeng hindi ako magaling mag-drawing, but I know how to write. Pero dun din sa category ng art. Yes, ganun din naman sila. Nagsusulat din naman yung dalawang kapatid ko. Mm-hmm. So, may ganun. Iba-iba tayo. May iba naman, dancing. Dun sila magaling. Iba acting, right? Yeah. So, singing. Diba? Yes, oo. So, it may not be the same, mm-hmm. but pare-pareho pa rin nasa arts yon. Just have to discover which, no? Iba naman nasa science, right? Mm-hmm. So, sabi natin, kagaya ngayon, Ate Jaday, when you offer this parang opportunity, no? Diba, before nga, I told you already, I was sick. So, sabi ko, sayang. Kasi it's a golden opportunity. It's an mm-hmm. opportunity to help a lot Pero hindi people. Naman ka tatitigilan kahit sinabihan mo yeah. kung sayang. Kaya, when you offer I, that I know again, you and I know me. I already said yes. Because uh-huh. I'm getting well during that mm-hmm. time. We should seize opportunities that come our way because mm-hmm. it may not come again. Isa yes. yun sa pagmamahal mo sa sarili mo. Mm-hmm. Do not deprive mm-hmm. yourself of the opportunity to grow and help and whatever it is that you want to achieve in life. Uh-oh. Ang sabi ni John Maxwell, uh-oh. Jump and build your wings on the way down. Mm-hmm. Kasi may mga pagkakataon, coach, ano, na tama, binibigay sa'yo, pero tinatanggihan mo because feeling mo, ay, hindi ako dyan eh. Hindi ako para dyan eh. Like,
dito na lang muna ako sa background, magsulat lang ako, ganyan. Pero hindi ako yung pang on-cam, yung mga tipong ganun, ano, example lang. Pero, so, yeah, so when are you going to do it? Pwede ka rin naman pala. Pwede mo rin palang gawin yung dalawa. Kasi kailan mo gagawin? Yun. Paano mo malalaman if you're not going to try? Mm-hmm. Tignan natin si Google, right? Mm-hmm. Si Google, nabuo yun in a garage. Okay? Mm-hmm. Yung Facebook sa isang Harvard dorm. Yung mm-hmm. YouTube ay nabuo sa cubicle. See? Ano kayong susunod na mabubuo? Na yes. Lang, in a snap lang, no? Somewhere. Na hindi but naman ganun kagarbo yung lugar, di ba? Na hindi mo sa ine-expect. Like kung science laboratories, di ba? Mga ganun tipo eh. Kasi pang brainy eh, di ba? Yes. Mm-hmm. Google already has a school. Ang ganda ng Google, dun, if I'm not mistaken, sa may San Francisco. Mm-hmm. Ganda ng ano nila doon. And then, of course, you know, Facebook. Of right? course. This is possible because of Facebook, mm-hmm. no? Yes. To connect. Uh-huh. And of course, who would not know YouTube, right? Mm-hmm. Ang dami ng sensation dyan. Correct. Ang dami kumikita. It started in places you won't imagine. Yeah. Okay? Mm-hmm. So who knows, your next big project might start in your bedroom, mm-hmm. in the comfort of your restroom. It can start anywhere. Actually, inspiration strikes anywhere. Kaya ako, Ate Juday, ito tip ko rin sa mga viewers and listeners natin. Pag meron kayong naisip, you know how I'm getting these ideas dito sa ating show? Mm-hmm. Actually, minsan patulog na ako, no? I'm about to rest. Hindi ako may naisip na magandang idea. I have with me a notebook and a pen. Susulat mo na agad. Yes, because the following morning, I might baka forget. Baka makalimutan eh. Oo. Mm-hmm. Yes, so that's what I do. If you have something on your mind, kahit random lang, mm-hmm. it could be a business mm-hmm. idea, it could be a topic, no? Dito sa ating yes, program. Yes, oo. It could be something that whatever. I could do, whatever, uh-huh. okay? You write it down. Mm-hmm. You should have a journal, no? You should have a notebook and a pen with you. Mm-hmm. Because inspiration strikes anywhere, anytime. You don't know when. Biglang papasok na lang sa isip mo, eh, no? Yes. Na, actually, yung mga topics natin, you might need this, you might want to discuss this, di ba? Uh-oh. Yes. So, yun na. Uh-oh. Coach, yeah. Sandali ha. Yes. Medyo lumampas lang tayo dun sa ating na oras tayo na kasi nagtuloy-tuloy tayo. Pero babalik tayo. Oh, mga kaibigan, yes, dyan course. Lang kayo ha. Babalik kami ni Coach Veronica. Pero nice muna nating batiin sina Kuya June Bringula. Ayan. Good evening, Kuya June. Mula dyan sa Bataan. Isa yan sa ating mga correspondence dito, Coach, ano? Si Ma'am Shirley Hernandez. Good evening po sa inyong dalawa. Hi, hello, ayan. Shirley. Hi, Ma'am Shirley. Good evening. Good evening din sa inyo. Maylene Olaquino. Ayan. Nako, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikisa sa amin. Pero hindi pa ho tayo tapos, ha? Hanggang mamayang 10-10 tayo. Ayan. Talaga nilagyan ko na ng 10, eh, no? Baka mapasarap na naman as always, ano, yung ating huntahan dito. Anyway, mga kaibigan, magbabalik po ang ating programang Dear Ate Juday. Kalipas lamang po ang ilang paalala. Ate Juday. Dear Ate Juday. Kaibigan, sa ikalawatuling bagay po ng ating programang Dear Ate Juday, a Monday edition. At ulitin lang natin yung ating pagbati ng happy, happy birthday. Belated kay Frederick John Santos. Siyempre, loves ko yan. Siya pang love ko. Si Jess Santillan. Jess, happy birthday. Ayan, kay Miss Maru Eduarte at kay Tina Makilang. Ayan, yung isa sa ating miyembro na ating Team Amado. Ayan, sana nag-enjoy kayo at nag-e-enjoy kayo sa inyong birthday kasabay ng pakikinig at pag-monitor dito sa ating programa. Balikan na natin mga kaibigan si Coach Veronica Mendoza Padua. Hi Coach, we're back! Yes, hello! Yes, we're back, no? Mm. Bilis talaga ng oras. Oo nga eh. Pag nag-e-enjoy yes. ka talaga, no? At marami so, tayong napagkwentuhan. Yes, oo. Sabi nga, we grow together, right? Of course. So, yung huli natin na pag-usapan ay tungkol sa
seizing opportunities, no, when they come to you. Yung kailangan, wag na tayo mag-procrastinate, no? Wag na ipagpabukas yan, right? Yung isang importante, yeah, ito siguro yung pinaka-discuss natin na itong second half na to. Yes. Very, very important is finding your me time, no? Me time. In this love time, it. Yeah, in this time of age, tsaka itong time ng pandemic, nawawala ang me time. It's always their time, his time, her time, pero yung me time nawawala. My friends, no, listeners, napaka-importante po nito to recharge, to renew. You have to pamper yourself no matter how busy you are. Yan ang operative word, kahit sobrang busy. Doesn't have to be very long, kahit isang oras lang, ano. Mm-hmm. Paano ba natin malalaman kung kailangan ng me time? Kasi, di ba, we are social beings, right? Mm-hmm. Importante sa atin yung social time natin, ano. Pero ang me time is equally important for our mental health. Yan. Gusto mo ba healthy ka mentally, then you have to do your me time. Okay? Ano ba yung mga me time na yan, coach? Yes, kasi paano ba natin malalaman, Ate Joday? Kasi di ba yung iba naman sabi nila, eh hindi ka naman kailangan yan, okay pa naman ako eh, malakas pa ako, ayos pa ako. Pero ang hindi masaya nila, na akong kasama yung family ko. Ano, di ba? Yes. Anak mo, and your husband, di ba? Totoo naman yun. Pero, reason ba nararamdaman mo na you're overwhelmed, like life is overtaking already, like it overtakes you, you already have overstimulation, wala ka ng focus at irritable ka na, naninigaw ka na, konting pagkakamali, wala ka ng focus, nagkakamali. Parang bigla ako na pag-isip doon ah. Teka lang. Oo. Diba? Yes. Pagka ganun na ang nangyayari, kailangan ng me time. Kasi, although being with people is very rewarding, diba? Tayo gusto natin yan eh, being with people. Oo. Napaka-stressful din kasi yan because we have to make necessary adjustments. Correct. To fit the norms and to be in, no? Siyempre, kagaya sa isang workplace, no, may mga sinusunod tayong SOP, may sinusunod tayong behavior. May mga kultura, quote-unquote, yes. Kultura, right? Yes, na you really have to follow, no, para makapagtrabaho kayo lahat ng maayos. Maayos. Pero minsan, gusto mo sigurong mag-laugh out loud. Kaya lang. Gusto mo magpasaway? Ganun ba yun, coach? Gusto mo magpasaway? Puro seryoso yung mga kasama mo, tapos bigla ka nag-ganon, nagtatawa ka dun. So, minsan, we have to conform to our times, no? So, kailangan mo yung me time kasi that's the only time na you can be yourself, you can love yourself, you can pamper yourself. Ano bang ginagawa doon? Usually, you turn off social media. You avoid distractions. Sa atin, di ba, sa work natin, yung rest day mo, whatever day may be, no? Sa inyo kasi, Ate Joday, iba-iba yata yung araw nyo, no? Pero for most jobs, Saturday and Sunday ang rest day. Yes. Lalo ang Sunday. Oo, family day. It's a sacred day, no? Cannot disturb me or any other pag Sunday. I don't usually post anything pag Sunday because that is, you know, me time and family day, okay? That's the only time they get to spend quality time with their loved ones. And of course, nandiyan yung pwede mong me time. Saan ka pwede mag-me time? Ano na ba yung pwedeng me time? Siyempre, you can turn off distractions. Masakit na siguro yung mata natin, kakatutok sa media, kakatutok sa laptop. Sa cellphone, di ba? For 8 hours, no? Walang pahinga. So, pwede mong gawan ng pabori yung sarili mo by turning off muna yung social media. Huwag ka munang masyadong tumingin sa cellphone. Ipahinga mo yung eyes mo, no? Pag nawala yung eyes mo, na-damage yan. Wala na yan. So, bigyan mo rin yung sarili mo ng pabor to be healthy rin. Avoid distractions, no? Plan something. Baka may project ang matagal mo nang iniisip, hindi mo pa sinisimulan. Like, for example, sa akin, na may nagbigay sa akin ng ano, ng ano to, yung pang-painting, no? Ng painting ng set, ano yan? Canvas. Mga brush, ganun. Hello kay Ma'am Miradel pala, it was given for free ni Ma'am Miradel kasi nalaman niya na parang gusto kong simulan yung painting.
Pero that is something na hanggang ngayon hindi ko pa yata nagawa. Siguro sa me time ko, sisimulan ko na kasi kompleto materials, pero wala ka pang oras, no? It could be a project that you wanna work on for the longest time. Pwede ka rin naman magpa-mani-pedi. Pwede ka magpakulay ng hair. Pwede ka magbasa ng pero libro. Pero, coach ha, isingit lang din natin ha, kung manicure and pedicure and yung pagpapaayos ng hair. Mag-ingat lang ha. Although nasa alert level 2 na tayo. Yes. Diba? Baka makompromiso naman yung ating health because of COVID. Yes, oo. Diba? Tsaka usually, may kung meron kayong mga trusted, ano, minsan kasi hindi sa salon, they go to your house. Oo, tama. May ganun kasi. Yung mga kakilala nyo na. Yes. What else can you do? Well, you can go for a quick getaway. Mabilis lang somewhere near lang, no, can visit kasi ngayon limited yung ating mobility, right? Although alert level 2 na, pero if you have your own vehicle naman, you can go somewhere, visit a museum, visit a library, go to London, whatever place that kung gusto, kung saan mo gusto, you know, nature na feeling nature, mo eh mag-enjoy ka kahit saan, no, siguro dami magagandang places very near the metropolis, right? You go dun sa bandang Rizal, Tanay, Antipolo, ang dami. Madami dyan. Near, yeah, Antipolo, diba? Yeah. Pagkain, mag-overlooking ka if you want. So, stop and smell the flowers. Puntahan mo yung windmill doon, right? Ang ganda ng hangin doon. I mean, it could be very simple. It could be for a few hours. It could be an hour, no? So, basta lang lagi kami me time. Always remember that. Because the reason why you're irritable and focused is because you always put a lot of people, you know, before you. You prioritize other people. It's not wrong, but it's not healthy. Because you're forgetting your health. Sarili. Oo. Yes, oo. Mahirap din naman yon because they need you healthy. These people are also relying on you. If you don't, if you neglect yourself, what would happen to them? So, take care of yourself too. You are important, you are valuable, and you are needed in the family. Yan. So, ikaw Ate Joday, usually what's your me time ba? Paano mo ba in-spend to alone time? Masaya na akong salamat sa Diyos, sa pagkain. Yun, favorite ko ngayon, takoyaki. Yan, yung mga whatever makes you happy. Oo, empanada. Okay. Hindi lang ikaw. O sa sarili ko masaya na rin ako eh. Pero pag nakita kong masaya yung pamilya ko, yung ex-boyfriend ko, at saka yung aking unika iha na kumakain, kahit hindi kami same ng kinakain, basta kumakain siya at nag-i-enjoy siya, parang considered me time ko na rin yun. Yes, kasi masaya ako kasi Basta masaya ka. Basta it helps you. It helps in your mental health. Walang problema. Ako minsan nagre-retreat sa Batcave, no. May mga time na nagre-retreat ako sa Batcave ko. That is my because that is the time you reflect, no. That's the time you mull over your decisions. Yes. Siyempre, ko-consider mo yung mga decisions mo. Uh-oh. That's the time you do parang introspection, no. What reflections have I done, right? What could have been done, no? What could have been a better option? Yan. Kasi if you're a leader, kasi lahat tayo leaders, leader ng family, leader sa workplace, or any kind of leadership position, basta lahat tayo leaders. That is actually, that should be the thoughts running through the head of leaders, no? There should always be introspection. Dapat may, lagi may reflection. Yeah. No? What could I have done better? What options could I have taken, no? What improvements would I be making? Okay, ganun dapat. And ang prayer natin talaga, wisdom. Always, no? More than anything else. Because decisions are very important, no? Can make or break a person, or basta, yun. Alam mo, Ate Joday, hiningi ko yan. Sabi ko kay God, Lord, ayoko ng ibang blessings. I just want wisdom. And you know, somehow, I feel that I'm growing, no? Meron namang growth. Yun. Pero alam mo, Ate Joday, yun ang calling mo. Napansin ko, Lord, parang nung una, before I pray, konti pa lang yung white hair ko eh.
parang mangilan-ngilan, I don't need to really dye my hair. Mm-hmm. Alam mo, after that prayer, full head na, lahat na tumutubo, puti. Puti. Parang naririnig mo si God talking to you, no? You ask for something, I gave it to you. But you should be able to embrace the gifts and whatever comes with it. Mm-hmm. Ana, complete package yan. Mm-hmm. Diba? Diba, nakikita natin yung mga tao na parang medyo may edad na, talagang puti na yung buhok. Yun yung parang stereotypical of somebody with wisdom already because of experiences. Gusto mo yung wisdom pero ayaw mo pumuti ang buhok mo? Eh di kulayan mo. Pwede namang magkulay, di ba? So, ang ibig sabihin lang nun, if you want the gift, you should be able to handle the gift. Yun. You should be able to accept it in its totality, not only the good, but also whatever comes especially with it. Especially because hiniling mo eh. Hindi naman binigay na sa'yo. Hindi natin na... kini-question talaga, no? Talagang si ang Panginoong Diyos lang talagang nagbibigay ng lahat ng to eh. Niloloob niya nga yung lahat eh, di ba? Pero lalo na kung hiniling niya at binigay sa'yo, aba. I believe if it's for the good of a lot of people, bihira naman yung dinideny na May reason siya dyan. Prayer. May reason diba, siya. Diba, ang sagot lang naman, yes. No, wait. Oo. Right. No, and then wait, right? Mm-hmm. So, since the gift you're asking could bless other people, hindi naman niya pinagdamot, no? It was readily given to you. Huwag lang tayo mag-pray na, Lord, sana po. Sana ano? Walang negative prayer, ha? No. Even for the person you hate the most, no? Love your enemies na daw eh. Lord, diba? Ano, parang kunin, di ba may ganun dati, kunin mo na siya. Yung sobrang gigil mo na, no? Oo. Sabi, kunin ka na sana. May mga ganun dati, iba. But those are curses. Mga nasasabi mo because blessings. You're hurting eh. Outburst yun eh, no? Yeah. Yun yung parang initial na naisip ng tao to curse and to say that when they are so angry. Negative, oo. No? Pero, you know, those kind of remarks does not come from the heart of a person who's loving. Actually, that actually connotes, that actually shows bitterness. Okay? It's from a bitter heart. So, kahit na medyo galit na galit ka, sabi ko, di ba, before, bilang ka na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para yung galit mo ay maproseso na ng utak mo. Kasi ang initial talaga nating impulse pag galit is to get back, no? Oo. Ganun agad galit eh. Talaga. Galit ako. Tinula ka, tutulak lahat din masasabi kita, mo, right? Di ba? Because galit ka nga eh. Yes. Pero if you wait for a few seconds or minutes, quiet ka lang, it would die down, no? It would die down. Mm-hmm. And then makakapag-isip ka na ng tamang gagawin, okay? Oh. So the same with that, no? So listeners and viewers, please take advantage of the me time. Doesn't have to be very long, doesn't have to be a week, a month, or a day, no? It could be a few hours. Ano ba yan, coach, no? Talagang yung me time, papakaramdaman mo yan eh. You have to feel it yourself, no? Para maramdaman mong, I need this me time na. Yeah, yung pinag-usapan natin, kung na-overwhelm ka na, nababasag mo na yung baso, hindi mo nahawakan ng maayos, tapos naglalakad ka kung ano-ano iniisip mo. Yeah, it's like life overtakes you. It's already overwhelming for you. Pwedeng sobrang dami ng trabaho, parang hindi mo alam kung unahin. Or problem sa family. Yeah, it's not a form of escaping from the problem, ha? No. It's a temporary parang refuge, no? Uh-oh. It's a temporary, hindi rin siya distraction eh. It's actually your way of recharging, no? Kung gusto mong maging, meron tayong sinatawag lagi na term kapag gusto mong mag-survive sa pandemic, right? Mm-hmm. If you want to be that strong person, you have to recharge. There's no other way. Kailangan. Pag yung battery na empty na, di ba? Kahit yung battery niyo sa cellphone, tingnan nyo. Siyempre, it starts with the full bat ka pa. Sila the energy. Unti-unti, nababawasan. Nababawasan na, di ba? Mm-hmm. Hanggang sa, huwag nyo antayin ma-drain tayo. Because when you get drained, ang tagal bago mag-recharge, di ba? Mm-hmm. The same with the person. Pag feeling mo low bat ka na, then do something about mag-recharge it. Na.
ako nagpapataw pag medyo nalulubat ako. I read jokes. Mm-hmm. There are a lot of jokes online eh, na matatawa ka talaga. Yung mga memes lang, di ba? Yeah. Online, when you're browsing, makikita mo, di ba? Yeah. Parang sirato. May sinasabi mo pa. Oh, pero at least natawa ka, di ba? Yung... Oo. Mm-hmm. Basta yung mga jokes lang na, ano, na wholesome, right? Oo. Especially if you wanna share it with others. Mm-hmm. So, it depends on you, no? Depende sa kultura. Meron naman kasing iba na iba rin naman yung manner nila ng pag-joke. So, depende sa kausap mo, how comfortable you are to them, with them. Ganun lang yun. Mm-hmm. So, yung me time na yan. So, tsaka yung project na you want to start it right away, no? Baka may gusto sa inyong magtayo ng restaurant. Wow! You start with the very conceptualizing, di ba? Oh. So ngayon yung ganyan, mm-hmm, online delivery. Oo, yung mga online. May mga teachers kaming nagbe-bake. Tapos minamarket nila online. Ayun, at least nag-generate ng income Correct. For them, right? Oo. Started with a hobby. Mm-hmm. Started with an interest. Gusto yes. nila eh. And then hobby. And then eventually, hanap buhay na. Pag lumaki-laki pa yun, baka makapag-bake shop pa sila, di ba? Kasi online, you just share it eh. Di ba? Makikita na eh. Pag yes. sinare mo sa mga friends mo, makikita na. O, tapos i-share pa ng friends mo, di ba? Yeah, so this is a good opportunity to start something like that. Because most of the people are work from home, no? Mm-hmm. And then they have access to internet, Wi-Fi. If you have a product to sell, services to sell. Mabilis, no? Mm-hmm. Yeah, yes. Mabilis lang yan. Ang daming nag-boom businesses. Yung delivery talaga, eh, no? Spinning. Sabi nga, may mga nawala ng trabaho, hindi naman ho tayo natutuwa sa ganun. Pinagpipray ho natin na may mabigyan sila ng trabaho, no? Dahil nga dito sa pandemic. Yes. Meron din namang mga hindi naman natin sasabihin na blessed because of pandemic, o maaring yun ang naging paraan ng Diyos, no, para i-bless sila, ha? Yes. 'Di ba yung parang well, yung iba, 'di ba, kasi yung mga gumagawa ng face mask, 'di ba, yung clothes mm-hmm. na face mask, yung mga gumagawa ng PPE na hindi yes, naman natin talaga yes. ginagamit yan eh, 'di ba, until we had this pandemic. Oh, yung mga ganun. Make deliveries pa, di ba? May mga nagde-deliver dati, pero hindi naman yan ganyan ka-boom. Yes, meron nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, vlogging, ang dami talaga. Ay, yes, o, dahil nasa bahay eh. 401, naging ano sila, ang dami nakapagpundar because of that, no? Because they have content. Content doesn't have to be serious, depending on yung masyadong heavy, yung masyadong malalim. Diba, yung specialization nila, like doctors would talk about medicine, yan. Would talk about health. Oo, like tama. Yung isang makeup, hindi siya makeup artist, they don't wanna say that eh. Merong ibang tawag sa kanila na mas appropriate for them. Oo, no? Makeup tutorial. Pero online. No? Online. So, ang dami na rin niyang mga views, ang madami na rin siyang likes. Mm-mm. Others are simply cooking, no? Oo nga. Oo. Na hindi naman matindi yung, hindi naman ganun ka, hindi naman sinasabi kong hindi masarap. Kundi hindi naman na, kakaiba yung iluluto. Pero maraming nanonood, di ba? Yes, mm-hmm. oo. Kasi it's how you engage your audience, ano. Meron talagang magagaling. Iba nga, nasa ads na ng iba't ibang mga online selling platforms, right? Mm-hmm. So, that's what we're talking about, no? Seize the opportunities. Have your me time, develop a hobby, or whatever makes you happy. Ayan. Coach! Kasi, oo. Self-love is all about that. Oo, kasi... Ayan. Ay, naputol. Ayan. Coach, are you there? Ah, naputol. Ayan. Oh, hingan lang natin ang... yung internet daw natin ang nagiging problema. Hindi naman ako robotic. Hindi naman kami... Okay na daw, Coach. Are you there? Yes, oo. Oh, ayan. Sige. Last, pwede mong iwan ngayon sa ating mga... viewers kasi nagpaparamdam and listeners. Na 10:00 nakita ko yes, yung oras. Yes, ano. This is very quick, no? Mm-hmm. This is an Irish blessing. It says,
May you have walls for the winds, a roof for the rain, tea beside the fire, laughter to cheer you, those you love near you, and all your heart might desire. Ayan. So yun, that's an Irish blessing. Napakaganda. I want to bless everybody with those thoughts. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Ayan, Ate Jedi. So, sa bukas tayo magkikita, right? Of course. Balik tayo bukas. Itutuloy natin yung... kung meron pang karugtong yung me time. Medyo mahaba-haba. Pero we're still yourself. On self-love, no? Yes. Uh-huh. Next week, pupunta tayo sa dating. Dating? Ay! Sabi ko na. Parang pwede sa atin yan. Ay, couple, no. Kahit mga married na, this is going to be interesting. Mm. You might have missed something. Kasi pagka inisip natin na dating coach, no? Yung parang nagsisimula, bumubuo ng relationship. May mga, marami na ako nasaksihan ganyan eh. Hindi lang sa akin personally, ha? Di ba? Meron na tayong mga, alam mo yun, na co-worker mo, nagsimula sa ganito, hanggang naging yung boyfriend niya, girlfriend niya, eventually they got married, naging bahagi na siya nung ano eh, nung mundo nyo. Although, nasaksihan mo yung love life nila. Right. So, this is interesting not only for singles, but also for married. Baka meron tayong na-skip. Oo nga. Sa mga nagtatanong what went wrong, you know? Ano ba nagkamali? Ba't nagkamali or bakit okay? Baka may na-skip tayong mga dapat natin tandaan, right? Mm-hmm. So, this is going to be something like a reflection for everyone too. Oo, no? Sige. Ayan, ha? So, tatapusin natin yung self-love until this week, until Friday. And then we move on to dating. Dating. Susunod na dyan ang marriage. Of course. Problema pang ng mag-asawa. Oo. Meron na rin akong natatanggap na mga sulat ko, ano? Yes. Check natin kung pwede natin yung maisingit. Although, meron dong pamilya. It's about relationship. Yung ano, daughter and daughter-in-law and mother-in-law relationship, ganun. Ooh! Ganda na reaction mo. I know, right? Sabay ganun. This is going to be cathartic. Yeah, this is going to be cathartic to everyone, ano. We are... Kasabi ko sa inyo, we are going to learn a lot. Yes. We would both learn. Oo. Oo. Meron na pala mga, sige, let's go over the letters already. Yes, no? Oo. I think natin, ha? By next week na siguro, no, after yung self-love. Anyway, coach, good night. Good night. Thank you so much for tonight. Hello. See you tomorrow night. Ayan. Ingat ka, ha? Oh, bye. See ya. School. Natin na kayo. Bye-bye. Bye. Ayan mga kaibigan, si Coach Veronica Mendoza Padua. Instead of Wednesday, Tuesday natin, bukas mga kasama pa rin natin siya para ituloy-tuloy itong ating pinag-uusapang self-love. At punta muna tayo sa ating segment na gabay natin. Mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos mga kaibigan ang ating programa ngayong gabi ng Lunes. Maraming salamat po, una tigit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na makasama kayo. You are all our blessing. Ayan, salamat po sa inyo. Salamat kay Coach Veronica. Hanggang bukas, ha? Oh, salamat din sa mga nakasama natin sa News Center, si Nahayasin, si Ariam, si Rashid, si Aria, si Abby, and of course, si Macy. Ayan, sa social media, si Joanna, si Allen, si Jello at si Jai. Jai, nandito ka ba bukas? Teka lang, Jai, ha? Siyempre, salamat din sa ating co-pilots, Engineer Daniel Tenco at mga kasama natin dyan sa transmitter site sa Obando, Bulacan. Ang ating graphic artist, of course, kasama ho yan sa ating team, si Tet Alpe. Loobin mga kaibigan na magkakwentuhan po tayo bukas muli dito po sa isa pang edisyon ng ating programang Dear Ate Jedi. Ako pong muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Bye! Dear Ate Jedi.